Kapuso, nasa danger zone na o halos puno na ng mga pasyente ang mga nakalaang COVID-19 bed sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa ulat ng Super Radio Davao, batay sa datos ng ospital as of October 4, okupado ang 32 sa 33 ICU beds nila, pati na ang 209 sa 223 ward beds para matugunan ang kakulangan sa mga kamang laan sa COVID-19 patients, kasama sa plano ng ospital na i-convert bilang COVID ward at intensive care unit ang iba pa nilang ward. Isa-standby rin ang mga private hospital sa lungsod sakaling mapuno na ang SPMC at ang Davao Regional Medical Center na COVID Referral Hospital sa Davao Region. 2,106 na ang COVID-19 cases sa Davao City, 1,616 ang gumaling na, 407 ang nagpapagaling pa, 83 ang nasawi. Sa iba pang balita, muling bumagal ng bahagya nitong Setyembre ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. 2.3% ang headline inflation rate ayon sa Philippine Statistics Authority. Kumpara yan sa 2.4% na naitala noong Agosto. Pasok naman yan sa inflation rate target o inflation target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas.